Hello, it's Giselle. Welcome back to another video. So for today's video, gagawa tayo ng reaction video ni Lion Queen or ni Liomar Bailin na ang title niya ay If You Are a Small YouTuber, Watch This. So papanoorin natin at magre-react tayo. Dito ko ilalagay ang video niya. Add na muna. Hindi ko po iniisip pa. Hindi ka magaling. Wala kang kwenta. Mas mabuti pa, sumuko ka na lang. Hi, ako si Liomar Bailin. At isa akong small YouTuber. At hindi ko kinakahiya yun. Nagsimula ako sa wala. Nagsikap sa mga panahong walang naniniwala. Pinilit kong umahon ng mag-isa. At napagtanto kong may Diyos pala akong kasama. Hanggang sa... Kung isa kang small YouTuber, alam kong may pinagdadaanan ka. Siguro yung nag-push sa akin para gawin tong video na to ay yung mga taong palagi nagme-message at nagtatanong sa akin na bakit sa likod ng mga problema mo, nakukuha mo pa rin umiti at maging positibong tao? Well, sa video na yan, ito yung pag-uusapan natin. At gusto ko, pagkatapos ng video na to, may matutunan ka at yung mga natutunan mo ay makapalim mo sa sarili mo. Sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, hi! Ako nga pala si Liomar Bailin. Gaya mo, isa rin akong small YouTuber na patuloy na nagsusumikap at lumalaban. Aww. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga problema yung mga taong nasa paligid mo. Yung totoong problema is yung mindset mo. Yung utak natin ang gumagawa ng problema at kaya naging concern natin yung iniisip ng ibang tao. Well, ito sasabihin ko sa'yo. Hindi natin kayang kontrolin ang utak ng iba, pero kaya natin kontrolin yung utak natin. Kaya nating baguhin yung mindset natin. Iwasan mo ang pagiging overthinker. Kasi kung overthinker ka, dyan lalabas yung mga problema na hindi naman talaga nag-i-exist. At kapag nag-o-overthink ka, dyan lumalabas yung mga problema at yun yung mga nagiging dahilan kaya nabibreakdown ka. Negative thoughts ang tawag doon. So ito yung tanong, Kuya Liomar, paano pa natin maiiwasan yung negative mindset? Para maiwasan mo yung negative mindset, ang palagi mong iisipin is yung goal mo. Ano ba yung goal mo sa buhay? Ano ba yung goal mo dito sa YouTube? Yun yung iisipin mo. Huwag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Kasi at the end of the day, kapag naging successful ka, titingala na lang sila sa'yo. Well, hindi naman kasi natin masasabi. Kasi kahit ako noon, naapektuhan pa rin ako sa sinasabi ng iba. Pero ngayon, unti-unti ko nang nabibuild yung positive mindset ko. Yun na siguro yung pinakamahirap na challenge na na-encounter ko sa pagiging isang YouTuber. Yung pag-build ng positive mindset. Kasi sa totoo lang, napakahirap talaga niya. Siguro sa ngayon, hindi mo pa kayang kontrolin na maging positive yung mindset mo. Pero dapat gawin mo siya kahit pa unti-unti. Kasi ako, naniniwala ako na one day, mabibuild mo rin yung positive mindset mo. Maniwala ka lang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang comparison. Noong nagsisimula pa lang ako, ugali ko talagang i-compare ang sarili ko sa iba. Kasi noon, may mga kasabayan akong small YouTuber na sobrang bilis ng pag-grow ng channel nila. At sa totoo lang, inggit ako. Naiinggit ako kasi bakit ganon? Bakit ang unfair ng mundo? Bakit siya mabilis? Bakit sa akin hindi? Bakit maraming nanonood sa kanya, sa akin wala? Magmula nung araw na yon, parang gusto ko na talagang itigil yung pag-YouTube. I pray a lot,
nagdasal ako, Lord, bigyan mo ako ng sign na ipagpatuloy ko to. Isang sign lang, Lord, isang sign lang. Isang umaga, nagising ako. Merong pumasok na ideya sa utak ko. Sabi ko, i-vlog ko to. Gagawin ko tong vlog na to, kahit ito na yung panghuling vlog ko, okay lang. Kapag wala pa rin nangyari sa vlog na to, ayoko na. Nung mga oras na yun, dun talaga nasubok yung paniniwala ko. Dun talaga nasubok yung faith ko kay God. Sa 24 oras mula nang na-upload ko ang video na yon, walang nangyari. Ayoko na. Tama na. Nakakapagod na. Mula nun, tumigil muna ako sa pag-YouTube ng isang linggo. Hindi ako nagsisi na tumigil ako. Kasi nung mga panahon na nag-stop ako sa YouTube, dun ko na-realize na meron palang perfect timing. Dun ako naniwala na tayong lahat ay may kanya-kanyang perfect timing. Kasi mula nung isang linggo na nag-stop ako sa YouTube, isang araw, naisipan kong bumalik. At pagbalik na pagbalik ko sa YouTube, napaiyak ako. Sobrang kaba ko. Kasi nakita ko, yung last video na in-upload ko, nag-boom siya. Maraming nanood. Maraming naka-appreciate. Marami akong napasaya. Sobrang daming nagpapasalamat. Sa mga oras na yon, napaluhod talaga ako. Tinanong ko si God, sabi ko, God, ito na ba yung sign mo? Ito na ba yung sinasabi mong sign? Ito na ba? Kasi kung ito na yun, Lord, ipagpapatuloy ko na. Lord naman, bakit ngayon pa? Kung kailan gustong-gusto ko nang sumuko, bakit ngayon pa? Perfect timing. Oras ko na yon. Oras ko na para ipagpatuloy yung naputol kong pangarap. Ang gusto ko kasing ipahiwatig sa video na to, na huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. Kasi may perfect timing ka. Siguro ngayon kung naghihirap ka, challenge lang yan ni Lord sa'yo. Huwag kang sumuko. At higit sa lahat, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Kasi may perfect timing ka. Ngayon, gusto kong sabihin sa sarili mo na may perfect timing ako. Sabay tayo. May perfect timing ako. May perfect timing ako. May perfect timing ako. Tiwala lang, okay? Tiwala lang. Kaya mo yan. Laban lang. So itong huling pag-uusapan natin, ito yung pinakakalaban mo. Ito yung pinakakompetensya mo. Walang iba, kundi ang sarili mo. Lagi mong iisipin na dito sa mundo ng YouTube, wala kang kalaban except sa sarili mo. Dapat yung lagi mong iisipin is yung improvement mo. Kung may magagawa ka pa, gawin mo na. Kaya mong gawin hanggang dito? Makakaya mo hanggang dito. Magtiwala ka. Build a positive mindset. Do not compare yourself to others. And yourself is your only opponent. So ayun, Lion, sana may natutunan kayo sa video na to, and sana na-inspire kayo, and sana na-motivated kayo na gumawa pa ng napakaraming videos. Kasi may perfect timing ka. Anyway, kung nagustuhan mo tong video na to, please like, subscribe, and hit the notification bell, and sana mag-motivate pa kita sa mga next na video na gagawin ko, and I'm really hoping na mag-stay ka dito sa bahay ko. Once again, thank you for watching! Nagmamahal, Liomar Bailin! Don't know.
Naku, yung cash ko kinuha ng Walter. Walang cash? Tapusin natin. Ganda yung ating ad. Grabe. Sobrang nakaka-inspire talaga si Lion Queen or aka si Liomar Bailin. Grabe, sobrang ganun din ako minsan yung nararamdaman niya. Like, kasi nag-start din ako as 0 subscriber, tas yung 1, yung panguna kong subscriber, napilit ko lang dahil sa travel vlog ko. At minsan kapag ka nag-upload ako ng content, ay akala kong magbo-boom siya or ma-appreciate ng ibang tao. Pero iilan lang ang nakaka-appreciate at thankful ako sa inyo, yung mga iilan na yon. Hello friends! Basta sobrang na-touch ako. Yeah, may perfect timing. Alam ko sa sarili ko na may perfect timing din ako. Thank you, Lion Queen. Sobrang nakaka-inspire talaga. So, ayan. Dito yung YouTube channel ni Lion Queen. Subscribe nyo siya. Sobrang inspiring niya talaga. At thankful ako sa kanya na na-promote yung channel ko nga. Thank you so much sa iyo. Ayan. Grabe. Sobrang na-touch talaga ako. Ayun lamang. So this is the end of this video. Give a thumbs up and subscribe to my channel. Click the notification bell below so you will be updated to my new videos. Bye! See you on my next video. Spread love, not hate.